So, bago ako mag 20 facts about me, subscribe ka muna. Then like and comment. Sige, mag-aantay ako. Totoo, nag-aantay ako. Sige. Okay na. Naka-subscribe ka na. Then like and comment. Okay na? Oh, sige, let's go! What's up, guys? So, it's me, Ligaya Navarro. So, as you can see sa title, guys, gagawa ako ng 20 facts about me, about myself. Sa mga gustong may malaman. Sa mga may gusto lang naman. And sa mga taong walang alam din sa akin. So, ito, kung gusto nyo din akong makilala ng lubusan, pwedeng-pwede sa inyo to, panoorin nyo to. Then, itong content na to, nag-request sa akin si Bianca Lopez. So, sabi niya sa akin, de, mag 20 facts about you ka, about yourself. So, ito na, gagawin ko na. Ba't palakpak ba ako ng palakpak? May... So, yun nga, 20 facts about myself. Sinulat ko na sa papel. Para hindi ako malito, syempre. So, share ko lang. Share ko lang to, ah. Itong content na to, gusto... Ito, ah. For me lang to, for me. Hindi ko alam sa inyo kung naiisip nyo rin to. Itong mga gantong content, gustong-gusto na mga insecure to. Gustong-gusto nila tong gantong content, guys. Gustong-gusto nila to. Gustong-gusto nila may malaman sa'yo. Gustong-gusto nilang may ma-ano sila, may ma... May masabi sila sa'yo, ganon. Kunwari may nalaman sila sa'yo na ganito, ganyan, ganito. Tapos kakalat na nila, ganyan, kakalat na nila lahat. Ganon yung insecure. Hindi ko alam kung bakit sila nagiging insecure sa akin. Hindi naman ako maganda, hindi naman ako perfect, hindi ako ganon makinis, hindi naman ako... Ewan ko ah, bakit nagiging insecure kayo sa akin? Wala naman dapat na insecure. The insecure. So, by the way, start na tayo. So, number one, may real name. My real name is Crizelle Joy de la Cruz Navarro. So, yun yung real name ko. So, explain ko kung saan ko nakuha yung fake. Kasi nakalagay sa Facebook ko is Fake Joy Smith Navarro. Pati yung Smith. So, nakuha ko yung fake. I remember, spiritual name. Yun yung spiritual name ko. Siguro mga 16 ako na. 16 siguro. 15. Hindi ko alam kung anong ilang taon ako na. So, kasi nagustuhan ko siya. Kasi yung totoo kong name na Crizelle. Parang ang hirap anuhin. Ang hirap big kasi. Kasi ang hirap i-search. Hindi nila alam kung anong spelling. Palaging K. Kasi yung spelling ng Crizelle ko is C-R-I-Z-E-L. Yun yung spell ng Crizelle ko. So, palagi nilang ganun. Palaging K-K-R, ganun. Kaya ginawa akong faith. Before, isa akong Christian, isa akong born again. Then now, hindi ko alam kung bakit, anong nangyari, bakit tumigil ako sa pagiging born again. Hindi ko rin alam kung anong dahilan. Siguro pasaway ako noon. Then, yung faith, yun yung binigay sa akin, yung spiritual name sa akin. Dalawa yun eh. Dalawa yung binigay sa akin. Courageous, at saka faith. Courageous faith. Yun yung binigay sa akin, yung spiritual name noon. Then yun, Crizelle Joy Olequiano Navarro or De La Cruz, ganun. So yung Smith, ano ko kasi, idol ko si Ann Curtis Smith. So parang ang ganda ng Smith, sabi ko nun before. Sabi ko dati sa sarili ko, ang ganda ng Smith, parang gusto ko din maging apelidong ganun. So number two, may age. So, hulaan nyo kung ilan taon na ako. Comment down below kung ilan taon na ako. Sige, hintayin ko ulit. Charot. So, yun na nga. 18 years old na ako. So, magna 19 na ako niyan. So, number 3, may birthday. May birthday is November 15, 2000. So, sa November 15, dun ako magna 19. So, tumatanda na ako. So, number 4, tatlo kami magkakapatid. Then, ako lang yung babae. Dalawang lalaki at ako yung babae. So, gitna ako. May bunso, may panganay, tapos ako yung gitna. Number 5, hindi ako marunong sumayaw.
Although may mga video ako na ano, sumasayaw ako, pero nababaduyan ako sa sarili kong video, promise. Nababaduyan ako. Yung nag-video ako na sumasayaw kami. Hindi ko alam anong sayo yun. Ano kasi yun? Ito yung suit ko nun eh. Kasama ko si Kim nun. Taki-taki. Oo, sumasayaw kami ng taki-taki. So pag sa pagkanta naman, sa pagkakanta, slight lang, marunong naman ako. Example, sige. Ikaw na ang pinaka gwapo na binata sa aking mata, ikaw na ang ganda lang. So number 6 hindi pa ako graduate, so yun nga, pero next year bala ko mag-aral. God bless to me. Naisipin ko din mag-aral. So, number 7 is, ito, pinaka-importante ito sa mga kaibigan ko at sa mga gustong kumibigan sa akin. Hindi ako plastic na tao. Never ako magiging plastic kung hindi mo ako pa-plastican. Kasi, alam nyo, madali lang naman itong solusyon na to kung pina-plastic ka ng isang tao. Malalaman mo naman kung pina-plastic ka niya or what, di ba? May mga may mararamdaman ka, tapos may mga bababalitaan ka na hindi mo nagugustuhan sa mga binabalita niya, ganun. So, ang gawin mo lang, plastikan mo din siya. Ganun lang naman yun eh. Kung plastic siya sa'yo, maging plastic ka rin sa kanya. Although, huwag kang maging masama sa kanya, maging plastic ka lang. Kunwari, magkikita kayo. Tapos, kunwari, kiss mo siya, ganun. Hi, na-miss kita, ganito, ganyan. Although, alam mo rin na ganun siya. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Pero yung mga kaibigan ko, hindi ganun. Hindi kami ganun. Hindi kami plastikan. Hindi kami nagpa-plastikan. May mga time lang na talaga na may nag-iisip na plastic. Ganito, ganyan, plastic. Hindi naman perfect yung pagkakaibigan namin. Kasi lahat naman ng magbabarkada, hindi perfect yung samahan. Pero walang siraan na nangyari. Hindi ko alam sa mga past na friends ko, may mga siraan na nangyayari kasi. So, nagbago ako ng friends. Iniwan ko sila. Ganun lang yan. So, number 8. Pangit sulat ko. As in, pangit talaga yung sulat ko. Alam niyo yung sulat, doktor? Yung tipong hindi mo na talaga maintindihan. Oh, totoo yan. Promise. Ang pangit ng sulat ko. Kahit ako, napapangitan ako sa sulat ko. Tingnan nyo. Oh, diba? Ang pangit, di ba? Ang pangit na sulat ko. Pagpasensya nyo na. So, number 9. Magastos ako sa pagkain. Magastos ako sa pagkain. As in, hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ako mahilig sa bulk tea, ah. Sa mga ano lang, sa mga fast foods, ganun. Doon ako mahilig. As in, pero sa restaurant, hindi ako ganun. Never. Hindi ako maano sa restaurant. Sa mga fast foods lang talaga. Jollibee, McDo, ganyan. Mga isaw-isaw, puso-puso, ganun. Samdi, ganun. Mga ganun lang, mga gusto-gusto ko. Gusto ko na lang kumakain. Kasi sobrang payat ko. Gusto kong tumaba. Kaya gusto ko ng girl best friend na, ano, ka-food body, ganun. Palagi kong kasama sa trip ko, gusto kong kumain ganito, ganyan. Kaya gusto ko talaga magka-girl best friend para nakakasama ko din siya sa mga vlogs, travels, ganun. So, yung ganun. Gusto mo yun? So, number 10. Number 10 na tayo. Mahilig ako sa gummy bear. Alam niyo yun, yung ano, lalo na yung pahaba, tapos yung color niya is rainbow. Pinaka-favorite ko is gummy bear. Yun yung pinaka-favorite ko. So, number 11. Iyakin na kong tao. Pwede na yata ako sa teleserye. Sobrang iyakin ko. Agad tumutulo yung luha ko, men.
guys. Agad tumutulo yung luha ko. Hindi ko alam kung bakit ganun ako. Kunwari, mag-aaway yung family ko, yung tita ko, yung papa ko, ganun. Agad ako iiyak. Kumbaga, yung puso ko, parang ansikip dito, tapos gusto kong ilabas lahat. Iiyak na lang ako bigla. Makikita ko na lang na tumutulo na yung luha ko, ganito, ganyan. As in, alam ng iba yan na iiyakin ako. Mga kaibigan ko, alam nila yan. Sa mga nakakakilala talaga sa akin, alam talaga nila tong na ganun ako, iiyakin akong tao. The number 12. Number 12 is, hindi mataas ang pride ko. Guys, never. Kung magmamataas ako ng pride sa isang tao, siguro yung sumusobra na siya. Doon din ako magmamataas ng pride. Although, example, siya yung may kasalanan. Kasi kailangan ko ng sorry nun, di ba? Kapag ako yung may kasalanan, agad sorry. Sige, hindi naman agad-agad. May mga, ano muna, may mga pabebe muna ako. Pero hindi mataas yung pride ko. Hindi mataas talaga, as in. Di ba yung mga iba, mag-aaway yung, kunwari, magkaibigan. Mag-aaway kayo, tapos aabot ng mga ilang years bago kayo magkakaayos. Kasi kayong dalawa, nagtataasan kayo ng pride. Ganun lang yun. Paano maayos yung isang bagay? Paano maayos yung isang gulo kung magmamataas ka ng pride? Lalo na kung talagang yung samahan nyo, eh, matagal na. Huwag ka na magmataas ng pride. Kasi hindi naman maganda yung ganun, yung magmamataas ka ng pride sa isang tao. Number 13. Ideal boy ko is singkit. Hindi mataas, hindi matangkad, hindi rin maliit, sakto lang. May personal hygiene. Yung talagang gusto ko, yung malinis siya sa katawan niya. Hindi naman sa ayaw ko ng maarte. Gusto ko lang yung ano, yung talagang, lalo na ngayon, yung mga ano ngayon, mga kabataan. Kabataan, parang tanda ko na yun. Ano na ngayon, mga ano, millennial. At maging may ano kayo. Yung mga personal hygiene kayo sa sarili nyo. Love yun. At saka yung mahilig sa anime. Ayun nga, number 14, mahilig ako sa anime. So ito, nag-start akong maghilig sa anime nung sa isang tao lang. May pinanood siya sa akin na Kimi no Naiwa. Pinanood niya sa akin yun, tapos nagustuhan ko. Ano, hindi ko naiintindihan yung ano, hindi ko naiintindihan yung story. Pero habang inaano niya sa akin, habang kinukwento niya sa akin, habang pinapanood namin, naiiyak ako. Yung Kimi no Naiwa kasi, yun yung, ano eh, hindi ko ma-explain eh. Yung Kimi no Naiwa, sobrang ganda nun. As in, sobrang ganda. Matagal na siya, 2016 pa yata, hindi ko alam. I'm not sure. Pero nung pinanood ko, wow, sobrang ganda, sabi ko ganun. Doon ko nakahiligan yung anime. Nang dahil sa guy na yun, nakahiligan ko yung anime. Then, hanggang naman ngayon, hanggang ngayon nanonood ako ng anime. Then yung pinapanood ko ngayon is Demon Slayer. Guys, panoorin nyo yung Demon Slayer. Ang ganda nun. Ang cute-cute ni Nezuko. Promise. Ang astig. Number 15. Palagi ako nanlilibre pag may pera. Pag may pera lang ah. Siguro minsan. Minsan nanlilibre ako pag may pera talaga ako. Kunyari may magpapalibre sa akin pag may pera ako. Sige, go lang. Lilibre kita. Ganun-ganun. Mga kaibigan ko lang naman yung ganun. Mga iba kong kaibigan, ganun sila. Libre mo ako, ganyan, ganito. Sige, go, libre kita, ganito. Mga kapatid ko din, ganun, nagpapalibre din sa akin. Pag may pera lang talaga ako, dun lang ako nanilibre. Kasi kung wala akong pera, hindi naman talaga ako manilibre, guys. Number 16, my mom is dead. So, 2006, patay na siya. So, yung kinamatay niya is TB. Kasi before, yung TB, hindi nagagamot. Walang solusyon sa TB. Kasi before, wala talagang solusyon sa TB. Walang gamot. Ay, bata pa ako ng mga 6 years old. 5, 6, or 7. Ganun, nasa ganun. Then, dun siya namatay. So, sa family namin, apat na lang kami. Apat na lang. Kuya ko, yung bunso, at papa ko, at ako. Pero may mga tita pa ako, at saka mga tito. So, sila yung naging tumayo ng family ko.
Si Papa na rin. Si Papa na rin yung ano, naging mommy, naging daddy. So, ay na nga. Baka umiyak ako dito ha. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Number 17 na tayo. So, number 17. Hindi kami mayaman, guys. No, hindi kami mayaman. So, itong tinitirhan ko, hindi sa amin to. Hindi ako nakatira sa amin. Ang yaman mo pala, no, fake. Mga ganun sila sa akin. No, I'm not rich. Hindi ako mayaman, guys. Nangangailangan din ako ng pera. Nagtatrabaho din ako katulad nyo. Nangangailangan din ako ng trabaho katulad nyo. Ano ba kayo? Huwag niyo ako sabihin na mayaman ako. No, why not? Darating din tayo sa panahon na yayaman ako. Soon. Not now, but soon. Kaya niyo muna ako makapagtapos. Tapos, I promise na nakaka-unlad kami. Wow! Ang lalim doon na. Ang lalim na. So, number 18. Number 18 is selosa akong tao. Family, friends, boyfriend, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Selosa talaga akong tao. Okay, so friends, kunwari nakikita mo yung ID nila, palagi silang magkasama, naiingit ako, nagsiselos ako, so ano, palagi din kami magkasama, ganito, ganyan. Kasi ako ngayon, hindi ko na sila masyado nakakasama kasi masyado na malayo yung bahay, masyadong magastos sa pamasahe. So, kahit gusto kong pumunta, kahit gusto ko silang puntahan, hindi ko magawa. Kasi magastos niya talaga yung pamasahe. Minsan, napupuntahan ko sila pag talagang may okasyon. Pag may okasyon na nangyayari, pupunta talaga ako para makasama ko sila. Sa family, kunwari, yung papa mo may binili sa bunso. Magsiselos ako, hindi ko alam kung bakit ganun. Nagsiselos talaga ako. Kunwari si papa may binili siya kay bunso. Nagsiselos ako, wow, sana pa ganun. Bakit ako wala? Ganun, gaganun ako. So sa boyfriend naman, nagsiselos ako tuwing kung may boyfriend. Pag boyfriend naman, nagsiselos ako pag ano, may nakakausap ng babae. Hindi naman sa pagiging obsessed, ha. Ano yung usapan nila, ano, ang saya, ganun. Kayo, minsan lang. Dibali na nga. So, number 19, guys. Number 19 is, lapitan ako ng away. Before, ha? Lapitan ako ng away before. Pero ngayon, hindi na. Hindi na ako lapitan ng away ngayon. Medyo maano-ano na. Okay-okay na ngayon. Hindi katulad dati. Kasi alam niyo kung bakit. Before kasi, lahat ng tropa ko, lalaki. O, yung mga nag-iisip din na mali siya, ganito, ganyan. Nakakinis yung mga ganong tao, ano. Yung nag-iisip ng ano, na, ganito, ganyan. Lahat ng parkada niya, lalaki, ganito. Hindi naman sa ano, ah. Hindi porket puro lalaki yung kaibigan mo, eh malandi ka na. No, hindi ganun yun. Kasi mas masarap kasama yung mga lalaki kesa sa mga babaeng plastic. Hindi ko nilalahat ng babaeng plastic, ah, pero may babaeng plastic talaga. Meron din naman na lalaking plastic. Pero yung lalaki talaga, ibang kasama. Alam nyo ba kung bakit ko nasabing masarap kasama yung lalaki na barkada? Kasi ganito yan. Yung lalaki, pag may nalaman sa'yo na alam mo na pinagkakatiwalaan mo na siya. Kunwari, matagal na kayo magbabarkada. Yung lalaki, pag may nalaman siya sa'yo na ganito, ganyan, hindi niya ipagkakalat yun. Hindi katulad ng ibang babae. Guys, hindi ko nilalahat to, ah. Hindi ko nilalahat to. Hindi katulad ng ibang babae. May malaman lang sa'yo na ganito, ganyan, na may mali sa'yo, ipagkakalat niya na. Diba? Issue sa iba yun. Kasi ngayon, nasa Pilipinas tayo, guys. Nasa Pilipinas tayo ngayon. So, paano masabi? Hindi natin maiwasan yung issue, yung mga insecure. Mga ganun-ganun. Ngayon, nag-matured na ako, eh. Hindi na ako nakikipag-away. Kunwari, may makikipag-away sa akin, hahayaan ko lang. Kung bubungungain ko sa chat. Ganun. Pero yung kasi makipag-meet up ako para makipag-away, hindi na. Kasi dati ganun ako, eh. Meet up tayo, ganito, ganyan. Sige, ano, kami magsasabunan na. Talaga, aim.
rebeldeng tao ako before. Kung alam niyo. Number 20. So last but not the least. Tama ba? Last but not the least. Hindi naman talaga ako marunong mag-English. Inaano ko, nag-keme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  lang. So, number 20. Maasahan akong kaibigan. May isa akong best friend na ngayon, naglaylo na rin sa akin. Naglaylo na kami sa isa't isa. Na alam niyang maaasahan akong kaibigan. Hindi ako nanonong bata. Kumbaga, sinishare ko lang sa inyo kasi 20 facts about me to. So, yung number 20 ko is maaasahan akong kaibigan talaga. As in, kung magiging kaibigan, ako maaasahan mo ko. Kasi ako yung tipong kaibigan na kung meron ako, tapos nangangailangan ka, okay, papayaran kita. Okay, strict to the point tayo. Sa pera, kunwari may pera ako, tapos kailangan mo ng pera, nangangailangan ka. Hindi naman ganun kalaking pera. Kunwari, 10,000 kailangan mo, hindi ko kaya yun. Mga mababa lang, mga 100 to 500, ganun lang, mga 1 or 1K, ganun. Hanggang doon lang ako. Kunwari, kailangan mo talaga yung pera, doon lang kita papahiramin. Yung mga pinahiram po nga ngayon, hindi naman magbabayad. Oy, makalawa, shoutout sa inyo, magbayad na kayo. So, yun na nga guys. Yun yung mga 20 facts about myself, about me, yung lahat yung 20. So, nag-request na ito si Bianca Lopez, yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. So, yun lang guys, yun lang. Nasabi ko na lahat yung 20 facts about me, about myself. Siguro naman minalaman kayo, no? Ito, yung mga insecure dyan. Ito na, minalaman na kayo. Pwede na kayo mag-ano. De, charot lang. So, yun na nga guys. So, bago matapos ang video na to, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng vlogs at videos na ina-upload ko. Kunwari mag-upload ako, mag-notif na lang sa akin. Just click na yun. Ganun lang yun. Supportahan niyo ako. Then click the like and comment na rin kayo guys para happy. So yun nga guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe and click the notification bell and like and comment guys, okay? By the way guys, palike yung Facebook page ko, Ligaya Navarro, and add nyo ako sa Facebook, Fake Joy Smith Navarro, and follow nyo rin po ako sa Instagram, Faith_15Navarro. So, comment down below guys kung anong gusto nyong i-content ko sa susunod kong vlog. Then, pipili ako sa inyo kung may magko-comment ha. Kung may magko-comment, sige, pipili ako. Thank you guys. I love you all.